Ngayon ay November 1, 2020. Dapat ang mga Pilipino, lalo na ang Roma Katoliko miyembro, ay nasa mga sementeryo. Subalit dahil sa lakas na bagyo na dala ni Rolly, sa araw na ito, ito ay hindi natupad at dahil sa pandemic COVID-19 virus, pinagbawal ang pagpunta sa sementeryo. Pero ang nakakalungkot, ayon sa kasaysayan ng mundo sa taong 2020, tayo ay tinamaan ng napakalakas na bagyo sa buong mundo. Walang iba kundi tinawag na Rolly, na may hatid daw na lakas ng ulan tulad ng si Ondoy at may lakas ng hangin na tulad ng si Yolanda. Minsan kinover ko na ang Manila Boracay, ang ganda, basura o buhangin, nandun ang aking mga topic. Pero noon pa, sinabi ko, this is the moment of truth. The moment of truth is what? Ang pagbayo ng bagyo sa ating dalampasigan. Kung makikita natin ngayon sa aking likuran, ang Manila Boracay ay unti-unti nang naglalaho ang kagandahan nito dahil sa hatid ng bagyo kamakailan lamang. Walang iba kundi si Quinta. Ngayon po ay si Rolly naman na napakalakas na bagyo ang hatid. At meron pa hong susunod pagkatapos ni Rolly. Tunay nga, ito ba ay husga ng Diyos? Ito ba ay pakana ng ibang bansa? Ito ba ay isang pagpapaalala sa atin? Tunay nga, ang kalikasan at ang gawa ng tao ay magkakaroon ng paghusga pagkatapos o pagdaan ng bagyong malakas na si Rolly. Tatandaan ho natin, payapa pa ang dagat ngayon. Wala pa ang malalaking ahon, alon na tinatawag. Nawa, dumating man yung araw na yon, mabubura ang puting buhangin, papalitan muli ng burak marahil. Pero ang masasabi ko pa lamang ay ganito, kapag ang kalikasan ay bumawi, tama ang sabi ni Joey Ayala, karaniwang tao saan ka pupunta. Kapag ang mundong ito ay nawala o ang planetang ito, kailangan nating pangalagaan ang kalikasan. Kailangan nating laging maging handa, lalo na sa bagyong paparating mamayang hapon, tatama dito sa Maynila. Sa ngayon, marami nang binabayo ang bagyong si Rolly. Mga katotoo ko,